25k brand new gaming PC build. So, lahat po ng parts na gagamitin natin is galing sa Lazada para po may pricing, para alam niyo yung price at kung gusto niyo umorder, ma-order niyo po. Okay, simula po tayo. So, yung pinili kong processor natin is Intel Core i3-9100F 4-core 4 threads. So, pares lang po sila ng in performance ng Ryzen 3 3200G. Pero po yung processor na po to is mas mura kasi wala po siyang iGPU. So, kaya 25k lang po yung budget natin at ayoko pong lumampas doon kaya siya po yung pinili ko. That's 3899. So, gamit po tayo ng calculator para makita nyo. So, next po natin is motherboard. So, yung pinili kong motherboard is MSI H310 Pro M2 Plus. So, itong motherboard po kasi na to is may M.2 slot. So, gusto kong i-utilize yung sa build na to M.2 slot para hindi po kayo mahirapang mag-cable management. At yung motherboard po na to is native support na po sa 8th gen at 9th gen. So, hindi nyo po kailangan mag-BIOS update. So, napakagandang motherboard po nito para sa Ryzen 3443. Okay. Next po natin ngayon is RAM. So, sa RAM po, pinili ko is Kingston HyperX Fury 4GB single stick. So, single sticks lang po to. Pero, dalawa po yung orderin natin para maging 8GB at magamit po natin yung dual channel. Siya na yung pinakamura kong nakita at kaya ito na po yung pinili ko. So, plus po natin yan. Dalawang beses po natin siyang ipa-plus kasi dalawa po yung order natin para dyan. So, that's 10,000. So, 10,000 mark na po tayo. Pero, makuha na po natin yung tatlong may bigat na parts. At yung next po natin, ito yung pinakamabigat. Speaking of mabigat, ito talaga. So, pinili ko po dito is GTX 1650 Super. O, inyari. GTX 1650 Super Storm X. Siya po yung pinili ko kasi po yung pinakamurang nakita ko today na price ng 1650 Super. Single fan lang po siya. Pero, given na siya yung pinakamura, siya po yung pinili ko. So, kung gusto niyo pong bilhin tong parts na to is tawagan niyo po muna yung seller kung availability kasi as of now, apat lang po. Apat lang po yung kanilang inventory. So, plus po natin yan. So, nasa 19K mark na po tayo. So, yung next po natin is storage. Storage is, dahil 25K lang pong budget natin, hindi po tayo, medyo tipid po tayo sa storage. So, pinili ko po dito is Kingston A400 240GB. SSD M.2. So, gusto ko pong i-utilize yung M.2 motherboard natin. So, kaya po siya yung pinili ko. So, yan. Pwede rin po kayong HDD sa halagang 2,200. Pero, sa tingin ko po, mas maganda po talaga kung meron po kayong SSD or M.2 para sa operating system para mabilis po magbukas yung PC nyo. At kung bibili kayo ng HDD is pang storage na lang po yun. So, plus na lang po natin to. Okay, power supply. So, yung power supply, konti lang po yung nakita ko nagbebenta ng power supply sa Lazada ngayon. Pero pinili ko yung sa tingin kong the best at pinakamura sa the best. Ang pinili ko po is Dark Plus GP550. Siya po ay 80 plus bronze certificate at siya po ay flat yung cable. So, ito po yung bakit ko dahil lang siya pinili. Flat po yung cable niya. Ayon sa picture is flat. At kulay black. Usually po yung iba pong power supply is yung matataba, yung bilog na cable, at iba't ibang kulay like red, yellow. Medyo pangit pong tingnan yun. Kaya, sabi po ito sa malaking dahilan kung bakit ito yung pinili ko. Bronze at magandang cable. So, plus na po natin yan. Okay, so next po natin is yung case. So, dito po nagmura na ako kasi mag-over the budget kung pipili po ako ng magandang case. Pero pinili ko na lang po yung pwedeng pagandahin. So, depende na lang po sa owner kung paano niya mapapaganda. Pero, paano lang po ako ng isang example. Ito, mga maganda to eh. So, ito po yung case ng pinaganda ng owner. So, kanyan po din yung build na gagawin nyo. So, dalawang fan sa harap at isang exhaust. Dahil acrylic po yung sides niya, hindi po siya basta-basta mabasag at makikita nyo rin po yung loob. Sa halagang 995, sulit na po to.
So, plus na po natin yan. Okay. Next po natin ay CPU cooler. Ah, hindi. CPU fan. I mean, case fan. Okay. So, dahil po yung case po natin ay walang kasamang fan. So, naghanap na rin po ako ng RGB fan para sa inyo. So, yung exhaust po natin. So, exhaust po natin to ay Deepcool Windblade 80. So, 80mm lang po kasi yung exhaust. At ang maganda po sa kanya is LED fan po siya. Umiilaw po siya. Kulay blue po siya. So, maganda po siya pag nilagay. Yan. So, plus na po natin yan. Tapos yung sa ito. Actually, pwede po kayo mamili dito. Pero ito po yung pinili ko is Tigo 149. Kasi meron po siyang kulay blue. Kasi blue po yung exhaust natin. Blue fan po yung exhaust natin. So, blue na rin po yung intake na pinili ko. So, yan. Yan. So, dalawa po yung bibilihin natin ganyan. So, nagkakalagang 149 isa. Para plus po natin yan. Para yung team po natin is black and blue. Diba? May team po tayo sa ating CPU case. Maganda yun guys, sa wala. So, halagang 24,816 po yung PC build natin. So, isa na lang po yung kulang natin dito at ayun po ay ang CPU cooler. Kasi po yung CPU cooler ng Intel ay napakapangit. Kailangan nyo po talagang bumili ng CPU cooler. So, isa sa mga pinakamura kong nakuha at sa tingin ko ay price to performance is mas maganda. Kaso hindi lang po siya RGB. So, ang pinili ko po is Deepcool Ice Age Mini FS V2. So, maliit lang po siya. Siya po ay 90mm lang po yung pan niya. Pero po siya ay 2 heat pipes na po. So, dalawa yung heat pipes niya. So, hanap po tayong picture. So, ito po yung tsura niya pag nakakabit. Yan na po yung tsura niya pag nakakabit sa inyong CPU. Hindi naman po siya masamang tingnan. At ang maganda po kasi niyan is yung price niya. So, yung price niya po ay 380. So, plus na po natin yan. So, that's 25,249 po yung total pricing. Pero, meron na po kayong PC na maganda. Okay. So, hanggang dito na lang po muna ako mga sir. At sana makatulong po sa inyo to kung maggagawa kayo ng PC build at kung makakahanap po kayo ng mas mura, eh mas maganda po yun. Kasi ito po ay online pricing basis lang po yung ginaya ko at pwedeng maging mas mahal to kung sa local kayo pumunta or pwedeng mas maging mura. Kaya sa ulitin ko, maraming salamat po sa mga nanood at kung may natutunan kayo at may natutunan ako is maraming salamat na rin po.